UNTV at grupong ang dating Daan ay nagsagawa ng libreng legal at medical mission para sa ating mga kababayan na sunugan sa barangay Apolonio Samson, Quezon City. Naroon si Lynn Perez. Good morning, Lynn. Yes, good morning, Congressman Erin Tanyada. Ayan, nandito nga tayo ngayong araw na ito, araw ng Monday, dito sa basketball court ng Barangay Apolonio Samson, Balintawak, Quezon City. Kasama po ang halos 2,000 pamilya na 5 araw na ngang naririto mula po ng sumiklab ang napakalaking sunog dito po sa Barangay Apolonio, dito nga sa Balintawak area. At kasama rin po natin, of course, ang wala pa rin tulog para po magbigay sa atin ng update at kalagayan ng kanyang mga constituents, si Kapitana Elizabeth De Jesus. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo. Kamusta naman po ang lagay ninyo muna na kayo po ang nangunguna sa pagtulong po dito sa napakaraming pamilya. Nasa 10,000 ang tao ngayon dito sa basketball court ng Barangay Apolonio. Medyo ito, nawawala na po ng boses, pero hindi po kinakailangan na magpakita ko ng kahinaan dahil bilang magulang nila, kinakailangan kong maging matapang, kinakailangan kong tumindig para ang mga anak ko ay kalungin ko. Gano'ng karami po ang, sa ngayon po nasa 10,000 ang nandito, ano po, pero gano'ng karaming pamilya po at individual ang naapektuhan ng ditong napakalaking sunog na naganap noong January 1? Balinahati po yung ating mga constituents from from Kaingin Bukid dahil hindi natin kakayanin dito sa barangay covered court natin. Ilan din yung pinaghati-hati natin dito, 4 ang ating evacuation center sa barangay Apolonio Samson. Tapos doon naman sa Masambong neighboring barangay natin ay meron din po tayong 3. Kaya lang since meron na tayong pasok ngayon ng eskwela, yung mga nasa elementary school dito sa ating barangay, ganun din sa Masambong High School naman, ay inilipat na po doon sa 10 City natin at doon sa tennis court sa kabila. Pero dito sa atin so far, dadalawa na lang yung natitira na evacuation center, ang pinakamalaki dito sa ating covered court. Update lang po ano, para sa kaalaman ng ating mga kababayan na hindi pa batid yung nangyari dito sa Barangay Apolonio. Anong oras po? January 1, so unang-unang araw ng buwan ng Enero 2015 ay naganap ang malaking sunog. Anong oras po ito nangyari at anong oras din po ito nasugpo? Okay. Nagsimula siya sa Quitis, no? Ang fire before 6 in the morning. Before 12 noon naman siya natapos, nag-fire out. Nahirapan po ba ang mga fire trucks na makapasok dito sa looban? Opo, sobra kasi isa lang ang gateway ng Kaingin Bukid at ang nagkakasya lamang doon ay yung maliliit na sasakyan. So ang mga tao, iisa lang ang papasukan at lalabasan, kaya hindi basta-basta noon nakalabas ang tao. No? Ang firemen naman ng ating mga magigiting na tumulong na bumbero ay nagdaan na lang sa ilog alongside San Francisco River. Meron po bang mga nasaktan? Madami po. Yung nasaktan ay kaya nating paghilumin agad eh. Pero ang masakit po dyan, meron po tayong 3 na nasunog talaga na katawan. Tapos the following day, meron inatake sa puso dahil nga dun sa nangyari, tapos even yung baby, medyo sumama na rin dun sa 3 na una. Sa mga oras na ito, pagising na po ang inyong mga constituents dito po sa basketball court nga ng Barangay Apolonio. Ano po ang currently nagagawa ng local government na tulong para po sa kanila ngayong ika-limang araw na nila dito? Doon sa SSDD card na binibigay, no, yun kasi yung pinaka-census na rin, yun na rin yung pinaka-identification ng isang household. Ang nakalagay, naka-indicate doon ay 5 days lamang. Kaya lang, since naka-declare as danger zone ang Kaingin Bukid, pag-uusapan mamayang alauna ng hapon, ano yung short term, ang short term, ito na, no, nasa evacuation center po talagang ating mga mahal sa buhay na nasalanta. Yung
long term na ang posibleng mas mahaba naming pag-usapan mamaya. So far, since declared as danger zone ang Kaingin Bukid, ang ibig sabihin, hindi sila maaari doon na bumalik upang mag-construct or mag-rebuild ng kanilang mga bahay nang yung permanent shelter ay bawal. So for the meantime, pinapayagan naman po na bumalik doon provided light materials ulit, temporary shelter na lang muna. At kung sakaling wala naman silang panggawa, Kapitana, pwede naman po silang magstay muna dito hanggang kaya pa natin. Opo, hindi po namin sila itinataboy bagkus sila ay niyayakap namin, no. Pero naririnig ko naman sa kanila, may mga mangilan-ngilan. Kapitana, baka maaari naman po. Makikisuyo na lang kaming ihatid nyo kami sa kabilang barangay kung saan may mga kamag-anak kami para makabawas doon sa sikip dito sa atin sa covered court at sa iba pang evacuation center. So may mga kaibigan naman tayo dyan na nagkukusa din talaga sila kasi nararamdaman nila na kinakailangan nilang mag-move on at hindi magdepende talaga kung ano ang tulong, yung lahat na tulong na ibibigay ng gobyerno. They can wait, yun ang sinasabi. At makikipagkaisa naman sila at magtutulong din sila kung ano yung pinakamagandang dapat gawin nila. Yeah, nakikinig sila ngayon lahat sa iyo, Kapitana. No? Hihingi na po namin ang inyong mensahe sa kanila para po naman ay medyo gumaang ang kanilang mga kalooban. Gaya po nung lagi nating binabanggit sa panalangin, Kaingin Bukid, tayo ay tatayong muli. At makakatayo lamang tayo kung patuloy nating panghahawakan ng ating pananampalatayang may Diyos na nagbibigay ng panukala para sa ating mga buhay at hindi ang panukala natin para sa sarili ang masusunod. Kapit lang, magkakaisa tayo, aahon muli. Tandaan natin, kaya nating bumangon. Bangon, Kaingin Bukid. Ayan po, salamat ng marami. Siya po ang barangay captain ng barangay Apolonio Samson dito po sa Balintawak City, si Captain Elizabeth De Jesus. Maraming salamat po. God bless. Ayan, at huwag po kayong mag-alala. Sa tulong po at awa ng Diyos ay tutulong naman po ang UNTV, ang Good Morning Kuya, and of course, ang grupong Ang Dating Daan sa abot ng aming makakaya para makatulong po naman sa inyong mga constituents. Maraming salamat po. Yan, sa Congressman Erin, sa mga oras na ito ay nagsasagawa pa rin tayo syempre ng legal and medical mission dyan po. Nagaganap yan sa health center kung saan marami na ngang mga bata ang nagkakaroon nga ng sakit dahil nga po sa malamig na panahon na nararamdaman nila at nararanasan dito mismo sa barangay covered, dito sa covered court, basketball covered court. Pero isa pa rin po namang sinabi sa kanila ng ang grupong Ang Dating Daan sa pangunguna po ni Brother Elio Soriano and of course ng clinic ni Kuya. Muli tayong babalik dito sa January 23, 2015 kasi itong medical mission na ito kang Erin ay emergency medical mission lamang para pansamantalang matulungan ng ating mga kababayan dito. Pero muling babalik po ang clinic ni Kuya sa January 23, 2015 para talagang madala natin ang lahat ng mga doctors natin dyan po sa clinic at lahat po ng mga services na pwede nating maibigay sa mga kababayan natin dito sa barangay, dito po sa basketball court ng barangay Apolonio Samson, Balintawak, dito po sa Quezon City. So yan muna po ang latest mula dito, back to the studio. Maraming salamat, Lynn Perez, live mula sa barangay Apolonio Samson, Quezon City.